matindang umaga, nakumpiska ang illegal na baril at mga bala sa isang construction worker sa isinagawang gun bypass operation ng PNP sa Masbate kahapon, August 30, 2021. Sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group Masbate, PFU, nahuli ang isang construction worker sa paglabag nito sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kahapon sa isinagawang bypass operation. Dakong alas 11 ng umaga nang kumagat sa bitag ng PNP ang suspect na kinilalang si Romeo Lamas Abolo, 58 years old at isang residente rin ng nabanggit na lugar. Nakuha mula sa kanyang isang improvised 12-gauge shotgun, isang improvised magazine, isang traveling blue bag na may tatak na Adidas at isang 1,000 pesos. Si Abolo ay nasa kustudiya na ng CIDG para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, nasamsam sa isang minor de edad na kasapi ng teroristang NPA ang mga gamit pampasabog sa isinagawang checkpoint nitong nakaraang Sabado. Nagsasagawa ng checkpoint ang PNP Bicol sa iba't ibang bahagi ng rehiyon upang matutukan ang mga kaganapan at sugpuin ang patuloy na lumalaganap ng mga krimen. Isa sa mga na-corner ang isang minor de edad na lalaki na napadaan sa checkpoint sa Barangay Balete, Aroroy, Masbate. Nakuha sa suspect ang 5 blasting cups, isang fuse, isang handheld radio at isang bob metal switch. Napag-alaman rin na ito ay isang kasapi ng kumiting sangay ng platoon, larangan Guerrilla 2, South Masbate. Ang nahuling suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9516 o ang batas na nagbabawal sa pagpapabili, pagbili, pagmamayari at disposisyon o importasyon ng pagsabog o mga sangkap nito. Ito ngayon ay nasa kustudiya na ng Aroroy MPS para sa kaukulang disposisyon. Ang patuloy na sinasagawang bypass operation at checkpoint ng PNP Bicol ay upang mabawasan ang krimen at matudukan ang patuloy na pagasik ng lagim ng mga teroristang NPA. Samantala, para naman sa ating COVID-19 update, as of 12 noon ngayong araw, 10 bagong kaso ang nadagdag, wala pang naitalang bagong naka-recover or namatay. Sa kabuuan ay mayroon na tayong 1,013 cumulated confirmed cases at 172 active cases. Patuloy pa rin pinag-iingat ang publiko, ugaliing sundin ang ating mga safety protocols gaya ng pagsusuot ng double mask, face shield at pag-observe ng social distancing. Mula dito sa Masbate, ako po si Angel Blaze Candinato. Magandang hapon.